Hong Kong. JSG. Good vibes, Sagami. Hello, magandang buhay. Merry Christmas sa iyo, Yona. Good evening po. Oh, good evening. Ano mo paglingkod ko sa iyo? Hindi ko rin alam eh. Ah, di mo rin alam. Oh, sige. Edad mo, 24 year old, no? Tama? Yes, po. Oh, gaano ka nagtagal dyan sa may Hong Kong naging isang OFW? 5 months po. Ay, 5 months. Bago pa lang. O, nasaksihan mo yung mga ano dyan, yung mga rally. Ay, opo. Sobra. Ano masabi mo? Kasi parang kasalsagan ng rally dyan nung Pebrero pa. Ipagdating na pagdating mo dyan, may rally na. Opo, nung July. Nung July ka dumating? Oo. O, nakapag-rest day ka na ba sa 5 months mong andyan ka sa may Hong Kong? 2 beses pa lang po. Ay, 2 beses pa lang. May dimple tayo ah. Ako may dimple. Tago ko na lang. May dimple din ako. Gusto mo makita? Ah, nakatago. Oh. Sa'yo ko. Nakibot mo lang ako. Sige. Digital Love Lines. Love Lines. Saan ka po dito sa Pilipinas, ma'am? Sa Zambales po. Sa may Zambales. Oh, tapos, ikaw umedad ng 24, may asawa na naiwan dito sa Pilipinas, umiyak nung umalis ka? Ka-live-in. O oh, sige, umpisahan natin ha. Ilang taon ka nung makilala mo itong ka-live-in mo? 20 ka. O paano mo nakilala ito si Kalivin? Katrabaho ko po siya. Mm-hmm. Saan ka nagtatrabaho? Sa Laguna. Ah, sa Laguna. Saan doon? Sa mga factory? Yes po. Sa factory sa Alaska. Ah, sa Alaska. Pinanganak ka ba? Umiinom ka ba ng Alaska? O ano bang po siyempre? Ha? May mga inaanak ka ba ngayon dito sa Pilipinas? Wala. May anak na po ako. Ah, single hindi. Mom. Ibig kong sabihin, kung may inaanak ka ngayon, binigyan mo ba sila ng regalo? Ay, meron po, pero bilang lang. Wala dito, ninang mo. Malas ka. My God, I hate trash. Ang job mo pala, DJ. Oh, so ngayon, inok ba kilala mo itong lalaki nito? Kasama mo yun sa department? Ano yun? Naliligaw sa'yo? Dalawa po kasi sila, DJ. Mm-hmm. Dati. May naging una naman akong boyfriend doon. Bago siya. Tapos, hindi nag-work. Niligawan niya ako. Hindi ko alam kung ligaw yun eh. Basta naging kami na lang. Ah, hindi siya nanligaw, naging kayo na lang? Ano yung parang imyo-imyo na lang? Tapos gumanyan siya sa'yo, sabi mo. Ganun din. Siguro, DJ. Oo. Tapos, inom, ganun. Ilang taon yung lalaki na yun? Ikaw, 20? 4. Siya, 32. Ah, 32? Laki ng gap ninyo ah. Oh, halos kidaharan ko lang yung lalaki. Tapos ikaw 20 pa lang nung time na yun. Tapos? Tapos, ayun po. Naging kami. Naging ano naman siya sa anak ko. Tinanggap niya naman po yung anak ko. Ah, ibig sabihin, hindi pala talaga siya yung tatay ng anak mo. Ah, sige. Kwento mo kasi umpisahan mo. Sino yung unang naging boyfriend mo? Okay. May naging boyfriend ako, taga sa amin. Mm-hmm. Tapos... Zambales? Oo, Zambales. Ilang tapos, taon? Tapos, ayun, naging tropa. Aha. Napainom. Naging kami. Tapos yun. Ayun na, hindi ko alam, buntis na pala ako. DJ. Ang bilis naman. 3 months bago ko nalaman. Bilis naman nangyari. Tropa mo, tapos nag-iduman,
Tapos naging kayong dalawa, tapos may nangyari. Nung may nangyari, uh-oh, after 3 months, buntis ka na. Ilang taon ka nun? 3 months bago ko nalaman na buntis na. Ilang taon ka po nung nangyari ng gano'n? Karumal-dumal? 19 po. 19? Oh. 19-year-old ka. O so tapos, yung lalaki na yun na tatay ng anak mo, ilang taon? Ano na, 32 na rin po siya ngayon. Ganun. Paano mo yun nakilala? Ano, paano mo naging tropa yun? Wala, DJ. Crush ko siya eh. Sabi ganun. Hindi, ibig sabihin, ano yung kapitbahay mo, magkalapit kayo. Hindi, DJ. Medyo malayo naman sa amin. Tas, lagi siya nagbabasketball. Tas, ayun. Ah, so bali nakita mo siguro, wow, galing to mag-dribble ah. Oh, galing ah, shoot na shooter. Shoot ah. Ganon, shooter. Oh, so crush na siya. Kasi, wow, grabe, galing siguro to. Ganon. Oh, so tapos, oh, syempre, pag crush mo yung lalaki, ikaw unang nagpakita ng motibo o paano naging kayong dalawa? Hindi naman ako unang nagbigay ng motibo, uh-huh, syempre. Oo. Nung, syempre siya. Siya, nung nagkidlat siya sa'yo, reply ka rin ah. Ganon. So naging kayo ng dalawa. So nagtropa, naging katropa kayo, nag-inuman, nagbanding-banding, tapos Alam mo na, naging ganon. So isang beses lang may nangyari, Jin, yung buntis ka na? Kasi ano siya, DJ, first time niya. Virgin pa siya. Ah, so ibig sabihin, hindi pa siya ay naka-virgin sa'yo. Ay, hindi pa rin. O, sige. O, balikan muna natin. Sino ang naka-virgin sa'yo? Bago siya. Ay, grabe ka naman, DJ. Huwag na yun. Ay, hindi. Balikan natin yung love lines niya, di ba? O, paano? O, baka makarelate tayo. Sino yung una mong boyfriend talaga bago siya? Yung tatay ng anak mo. Boyfriend ko. Nung college. Okay. College. O, nag-aaral ka. Classmate ko nung college. Tapos? So, nag-on kayo tapos noon? Tapos yun. Noong nag-18 ako, 18 ako na binyagan. Ah, binigay mo na. Yun nga lang, hindi kayo nagtagal. Nagtagal kami. Isang taon. Isang taon lang. So, nag-19 ka, wala na kayo noon, nagkakilala mo itong basketball player na ito. Oo, DJ, kakabreak lang namin yun. Ah, kaya pala. Tapos? Ayun na. Nabuntis na ako. Tapos, wala pa kaming isang buwan. Ang paghiwalay na siya. Bakit? Anong rason? Bakit ayaw niya sa'yo? Wala, DJ. Parang, siguro ayaw niya. Ayaw niyang panindigan. Ah, so, nalaman niya na nabuntis ka na. Saka siya nag-decide na magkapaghiwalay sa'yo? Hindi, DJ. Wala na kami. Uh-huh. Tapos nung nag-apply ako ng trabaho sa medical ko, buntis na pala ako. Positive. Yun lang. Ngayon, hindi mo na siya inabol na ganito. Uy, buntis ako. Ganyan. Hindi na, DJ. Para saan? So ngayon, nabuntis ka, tinuloy mo. Sino, saan ka nag-stay nun? Sa parents mo? Oo, sa nanay ko. Zambales. O tinanggap ka naman ng parents mo kahit buntis ka, nawala nang tumayo bilang tatay ng anak mo. Okay lang naman sa kanila, DJ. Siyempre, nung una, galit. Pero, siyempre, may bata. Kasi ayaw ko rin naman. At saka ayaw niya din naman. Hindi naman niya ako pinanindigan. Hindi, wag na lang. So, ngayon, yun na. After, bilisan natin. No? After a year, nakilala mo naman ito. 20 ka na. Nakilala mo itong lalaki na ito. Kasama mo dun sa may Malaska. Sa Alaska. Ganon. Sarte naman mo. Hindi ako malas. Hindi, kasi doon mo nakilala yun sa Malas eh. Sa Alaska, di ba? You know? Yan. O, dyan mo nakilala sa may Alaska na company. Itong lalaki. So tapos, niligawan ka noon eh, 32, binata yung lalaki. Binata naman siya, DJ. Tapos eh, ayun. Tinanggap ka niya na mayroon ka pong anak. Ganyan.
tinanggap naman niya ako. Umabot naman kami ng ilang years hanggang ngayon. Ah, hanggang ngayon? Eh, kayo naman pala eh. Pero, nung umalis ako, parang, wala na. Wala akong nabibili. Nung umalis ako, wala. Nagkakalabuan na kami ngayon. Nagkakalabuan kayo. Saan po yung anak mo ngayon? Nasa kuya ko. Sa kuya mo? O saan yung kuya mo? Doon din, sa Zambales. Ah, sa Zambales. Sumali doon yung anak mo, tapos nag-live-in kayo nitong lalaki na ito na 32. Hindi kayo kasado, ibig sabihin, no? Hindi po. Mm-hmm. So kayo nag-decide ka na pupunta ka ng Hong Kong bago ka umalis dito sa may Pilipinas. Medyo nagkalabuan na kayong dalawa? Hindi, andito na ako, DJ. Aha. Noong naramdaman mong parang lumamig na, ganyan. Parang wala dito. Mm-hmm. Ayun, hanggang pa naghiwalay na kami. Mm-hmm. Naghiwalay talaga kayo, LDR? Na... Oo, dahil dun. Anong rason bakit kayo naghiwalay? Walang oras. Walang oras. Si parehas lang oras dito sa Pilipinas at saka sa Hong Kong. Yun nga, DJ, wala nga siyang oras. Saan po ba siya pumapasok? Dun ba rin sa may Alaska? Hindi po, sa DMCI. Ewan ko, buot sa langaw. Ano yung trabaho niya sa DMCI? Construction po. Ah, nangu-construction. Kala ko kasi ay hinti parehas ko eh. Hindi po. Oo, nagko-construction siya. Saang site siya na destino? Sa Santa Rosa po. Ah, sa Santa Rosa, Laguna. Yun lang. Oh, baka gusto niyo kumuha ng kondo doon sa may Santa Rosa, Laguna ha. Kontakin niyo lang ako ng doon sa DMCI. Hindi. Kasi mahirap naman po kasi talaga. Tulad sa asawa ni Mary Ann... ano nga yun? Play doon ni Ate Mary Ann, yung dito sa may DMCI, doon yung asawa niya. Dito lang, malapit sa akin. Kapele, yung asawa noon, straight minsan, mami. Oo, kasi pumapasok sila, maaga pa, alas 6, tapos minsan, overnight sila. Oo, kasi kita ko dyan sila minsan, yung kawawa sila dyan, halos wala ng painga, natutulog na lang sa gilid-gilid. Kapag dumaan ako dyan sa kanila, minsan bumibisita ako dyan. Oo, so ngayon siguro walang time si mister o si husbander o si kalivin mo sa'yo, nagkalabuan kayong dalawa. Opo, yun. Di nag-decide na rin ako kung hiwalayan siya. Mm-hmm. Ayun, di wala na talaga. yun lang yung rason, walang time si mister sa'yo, si BFF mo sa'yo o hiwalayan mo na. Kasi, baka mahinalaan po kasi siya eh, DJ. Nay? Mapaghinala. Mapaghinala siya sa'yo. Pero tama po ba yung paghihinala niya sa'yo dyan? Hindi naman, syempre, DJ. Mm-hmm. Ano yung pinaghinahalaan niya sa'yo? Ano yun? Ay, nag-text ka dyan. May ka-textmate ka. Ganawan. Nagsiselos. Yung kaibigan ko, yung best friend ko, pinaghihinalaan niyang may relasyon kami. Aha. Pero totoo, hindi. Syempre, hindi. Ay, hindi. So, sino itong best friend mo? Taga saan ba ito? Kinawa ko pa talaga bang? Hindi, ibig ko sabihin, dyan din sa Hong Kong o dito sa Pilipinas? Hindi. Dito lang sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Ay, see. So ngayon po, yun ang rason kung bakit kayo nagkatatampuhang dalawa, pinagawayan ninyo, ganon. Pero baka may rason si mister o si BFF mo na nahuli, ganon, makita niya yung chat ninyo, dalawa ni best friend mo? Wala naman. Grabe. Wala naman, nabura naman yung convo ninyo. Oh, DJ na ba? Choke lang. Hindi, wala naman kasi talaga. Kamustahan lang. Kamustahan lang? Baka may mga lab-lab doon ng mga sticker na pinalipad si best friend mo sa'yo. Kaya nagsilo si husband. Wala naman, DJ. Wala. Oh, so grabe. Doon nagsisilo si BFF mo, kay best friend mo at saka sa'yo. Ganito ha. Ganun? Hanapan mo na ako, DJ, yung Tibo. Ha? May boyfriend ka, Tibo? Girlfriend. Girlfriend? May girlfriend ka? Mm. Dito. Diyan. Iba talaga pag sa Hong Kong, oh.
Bakit? Eh, mga pre, sa may Hong Kong. Ay, grabe ka. Hindi siya tibo. Hindi siya as in tibong tibo. Hindi, ibig sabihin, yun pala yung rason. Alam ni mister mo ba yung may tibo? may girlfriend dyan sa Hong Kong? Hindi. Paano kayo naging kayo nitong ano dyan? Kasi bago ka palang po dyan, di ba, sa may Hong Kong. Ilang buwan ka palang. Paano mo nakilala itong si girl? First off ko. Mm-hmm. Yung first off ko. Saan ka gumala? Kasi sa Central. Ah, sa, pumunta ka na Central, marami doon. O tumatambay sila. O tapos? Hindi naman siya tibong-tibo. Tibong-tibo. Mm-hmm. Oh, halos, halos karamihan sa Hong Kong. Kanun lang din naman eh. Kasi walang lalaki gano'n. tama. So tapos, kasi nga daw, sabi, ilang beses na ako may nakausap dito eh. Isang Pinoy, lima yung girlfriend. Pinagagawan pa. Kasi wala nga gano'ng Pinoy dyan, wala gano'ng lalaki. Kung itik, marami. Kaya iba, yung iba, nagtitibo na lang. Oo, si best friend, gano'n na lang ba? No? Give and take na lang, kumbaga. Basta may ganun. May daliri. Hindi. Hindi. Nung ano yun, pag first off mo, pumunta ka ng Central, ano nangyari? Oo. Mm-hmm. Nakilala ko siya doon. Mm-hmm. Ano yun na? Nakilala ko siya sa Jollibee. Ah, kumain ka sa Jollibee. Tapos? Oo. Tapos nakilala ko siya doon. Mm-hmm. Naging magkaibigan kami. And then, mm-hmm, ayun na. Naging kami, hindi ko rin alam mo bakit. Ha, paano mo masabi naging kayong dalawa? Parang may mansari kayo, anniversary, parang ganyan, may araw kang sinagot mo ba o sinagot kanya? Ano yung klase? Paano mo masabing naging kayong dalawa? May nangyari na kaya naging kayo ng dalawa, ganun? Ano? Grabe, wala ah. Ah, walang nangyari. Ay, wala oh. O sige, ano yun? Parang parang nag I love you, tapos I love you too. Parang nag-gaanan kayo ng loob. Parang ganun lang siya. Kasi kailangan nyo ng karamay, kasi, no? Ano din siya eh. Hindi siya lalaki, hindi siya lalaking gupit. Oo, hindi siya. Babae din, oo. Nagme-makeup nga siya eh. Mm-hmm. Kumbaga, nag-aanan lang ngayon ng loob, parang doon kayo nag-voice out bawat isa, no? Oo, pero wala pang nangyari. Kiss lang? Oo, okay lang yun. At least ramdaman mo may nagmamahal sa'yo at may minamahal ka. Kasi yun lang naman ang importante. Oo. Diba? Oh, so tapos... Kasi DJ, ang hirap ng ano, ang hirap ng malayo. Opo, kasi home sex talaga pag gano'n, no? Ano? Grabe ko? Ay, sorry sa pronounce ko. Sorry sa pagsalita ko ng gano'n. Home sex. Home sex talaga home pag sex. Sa ganyan, no? Home sex kasi pag sa bro. Tama. Home sex. Oh, home sex. Mm. Home sex. Oh, sige na. So tapos, naging kayo ng dalawa. Gaano na kayo katagal nito ni best friend mo? O yun ay sabihin mong best friend mo na lang. Mm. Sige, best friend ko na lang. Mm-hmm. Ano? 2 months na. Ah, 2 months na kayong dalawa. So nagkita na kayo sa personal ulit mula nung sa Jollibee na yun? May nagkita na kayo? Hindi, sa video ko lang. Ah, ka video ko lang. Hindi, nung pangalawa mo, sabi mo, pangalawang basis ka na nag-rest day dyan. Pangalawang rest day mo, hindi kayo nagkita ang dalawa? Hindi kami nagkita, DJ, kasi hindi naman niya rest day. Ah, yun lang. Punta kayo sa event sa may Hong Kong, ha? January 19, dyan ako sa may Hong Kong. Ay nga lang, fully book na pala yung ticket nila. Wala nang bakanting ticket doon. Kaya hindi nga ako nagpo-post eh. Kasi sila-sila lang. Punta ako ng Hong Kong, dalhin mo si best friend mo. Disco kayo doon. Ah, sige, DJ. Kala mo naman makakapunta. Oo, tapos sasali kayo doon sa Ang Pugi Kong Babae. Yan. Kasi may show sila Ang Pugi Kong Babae. Yung mga sasali doon, yung mga babae na magaganda, yung tipong ano ah. Opo. Ha? Punta ka doon, okay, ha? January 19, no? Chinese New Year dyan sa may Hong Kong. Sige po. May disco sila dyan. Marami akong kilala ng ganyan. Pero at least, kasi kung hindi naman sila masaya sa asawa nila, sa lalaki, doon na sila kung saan sila masaya, di po ba? Yun lang naman yun eh. Oo naman. Oo, kasi life is so short. If life
Sayang ang mga panahon na malalabasan ka. Oh, na hindi ka malabasan. Malabasan ng pawis, ibig sabihin masamaan, malabasan ka ng sama ng loob. Diba? Kasi kung may kinikimkim ka na sama ng loob, masakit yan dibdibin. Tapos, yung ano, tipong ganun, kaya kailangan malabasan ka rin. No, may masasabihan ka. May masasabihan ka ng sama mo ng loob. Ano? Oh, ay isang buwan na pala oh, isang buwan na lang diyan na pala ako sa Hong Kong oh, 18, 19 na maya-maya oh. Oh, isang minuto na lang ha, alas 11:59. Oh, mamaya mag-alas 12 to, pizza 19 na ngayon. Oh, tapos January 19 diyan sa may Hong Kong tayo pupunta. May disco sila doon. Napang-blanket eh. Hindi ko alam na makakausap na pala akin. So ngayon, sa kasalukuyang mga nangyayari sa iyong mga buhay, yung mga nagkaganapan po ngayon, ay wala na ka talaga kayo ni Mister mo. Iwalay na, nagkapaghiwalay ka na. Wala na. Pero siguro sa tingin ko, kung wala si BFF mo, wala yan si girl na yan, siguro pagtsagaan mo naman si boyfriend mo. Kasi siguro maintindihan mo naman si boyfriend mo, nagsiselos, ibig sabihin, mahal ka niya. Di po ba? At saka kung walang time sa'yo, dagdag na lang na rason yan eh. Pero kung ako mag-analyze ng sitwasyon ninyong dalawa, si Mister mo hindi basta-basta trabaho sa DMCI, ma'am. Mahirap, construction. Kahit naman dito. Oo, pero mas mahirap siyempre pag sa DMCI, Diyos ko po. Ilang oras sila dyan, nakabilad sa araw, ma'am. Oo, okay lang kung sa unit na sila nagtatrabaho dun, lagay-lagay na lang ng tiles dun, tapos finishing kung ano yung mga ikakabit nila dun. Pero kung sa labas pa, ma'am, nagkukonstruct pa lang sila, hirap, ma'am. To. Oo, pero siyempre kung di ka na masaya, ba't naman pagtsagaan mo, di ba? Eh, buhay mo yan, ah. Sayang yung dimple mo, abi, smile. Hindi po. Ay, DJ, huwag may upload to. Oh. Ina-upload ba to? Ala, yari tayo dyan. Nakalay ba to? Ala. Oh, wag kang matakot kasi kung totoo lang naman lahat ng sinabi mo dito, bakit mahiya ka? Oh. Diba, yun lang sabi ko. Wag na wag kayong tatawag kung alam nyo mga consequences, natatakot lang naman kayo. Nasa sa inyo po yan kung magsisinungaling kayo o hindi. So, okay lang yan ah. Na? Eh, winter ngayon sa may Hong Kong, eh, get video. Hindi naman. Ay, hindi ba winter lang? Winter, ang init-init. Ang init? Oh. Mag-enter ba ang init? Mainit pala. Ay di, wag na ako pumunta kasi gusto ko sana pumunta dyan winter. Kasi dito sa Pilipinas ang init. Huwag na pumunta. Pati yung ulo ko mainit. Siya mainit dito sa Pilipinas. Ay, ilang taong na DJ? Ha? Ilang taong na? 48 na ako, ma'am. Opo, next month mag-52 na ako. Bakit po? Wala. Wala. Ay, may anak ka na, DJ. Ha? May anak ka na? Ay, marami, ma'am. Sinto-sinta yan mga yan. Oo. Tapos 14 yung asawa ko. Tapos may girlfriend pa ko, 22. Hindi nga po, yung totoo. Ay, susuko ma'am, sa mukha kong ito, iha, nagsisinungaling ba ako sa tanda kong ito? Hindi ako na nga lang. Oh, bakit? Ano, at bakit mo ako tinatanong? Tanongin ka naman kita. Ako na may tatanong sa'yo. Wala. Ay, wala. Kala ko may program ka din dyan, broadcaster ka rin, ikaw yung nagtatanong eh. Sorry. Oh, sige pala, DJ. Oh, ano pa yung mapaglingkod ko sa'yo, iha? Ano na ako, inay, nakita na kita eh. Ah, yun lang. Oh, sige.
O sige ha, maraming salamat sa pagtawag dito sa OFW Motion ha. Sige po. Bye-bye, Merry Christmas. Hala. JSG. Good vibes sa gabi.